Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kong Pilipino dito sa Nueva Ecija. Unang-una, isa-isahin ko muna ang papasalamatan. Governor Charina Cherry Umali, ma'am, salamat po. Mayor Librado Levy Santos ng General Natividad, sir. Mayor Mariano Cristino Boyet Hoson ng Nueva Ecija, Quezon. Si kapatid niya si Tomas. Yes, Tomas. Mayor Roberto Agdipa na Pagtabangan, Nueva Ecija. Board Member Makoy Matias ng Councilors League, kaibigan namin ni Tata, sir. Councilors of General Mamerto Natividad na si Emilita Manahan, Janet Prado, Cecil Gamit, Evangeline Tampenko. Salamat po sa inyo. General Mamerto Natividad, LGU Department Heads and Employees, maraming salamat sa inyo, ma'am, sir. Mga taga Nueva Ecija, marami bang Bisaya dito? Ha? Asa? Bakit kayo naligaw dito? Ha? Uwi na kayo doon sa Bisaya, sa atin. De, biro lang, ha? Unang-una po, may kasamahan rin kami rito. Kilala nyo ba yung kasama namin? Sino raw? Sino? Tayo ka nga, partner. Pakilala. Dali. Kilala niyo to? Marami ba tong naloko dito? Dali. Kayo mga magaganda dyan, huwag kayong lumapit. Upo ka muna, partner. Bago ko makalimutan, kasama rin namin si Yusek Jupi Avancenia. Pinsan rin ni Ma'am Hanelet, mga Salvador po ito. Alam niyo po, maraming Salvador dito sa Nueva Ecija. Nung nakaraang 2 years ago, bumisita po kami ni then Mayor Rodrigo Duterte dito. Kasi may isang kamag-anak po na Salvador na namatay po. So, binisita namin. Pero itong Salvador na to, ikikwento ko lang. Ibang Salvador ito, ha, si Ipe. Alam niyo to, si Kuya Ipe, 2004, pumunta ito ng Davao. Okay lang ha, kwento ko lang konti ha. Gusto niyang gawing pelikula. Oh, Arthur, babay ka na sa ano. Ayan. Ikikwento ko lang ha. Nung 2000, upo ka muna partner. I-introduce muna kita ng maayos. Nung 2004, pumunta to ng Davao, gusto niyang gawing pelikula yung buhay ng ating Pangulo. So, alam niyo po, sa kakapilit niya kay Pangulo, 2004, bumalik na naman siya ng 2006, bumalik na naman siya ng 2008, gusto niya talagang isa pelikula yung buhay ng Pangulo. Pero sabi ng ating then Mayor Rudy Duterte, sabi niya, Bong, sabihin mo kay Ipe, wag na lang niya akong pilitin kasi ayaw kong gawing pelikula yung buhay ko habang buhay pa ako dahil kinikilabutan ako. Sa Bisaya, hilasan ko. Alam mo na, sabi niya, hayaan mo na lang yung pamilya ko pagdating ng panahon na gawing pelikula yung buhay ko. Kung papayag man sila, bahala na yung mga anak ko, anak niya kay Ma'am Hanelet na si Kitty, kung pumayag man sila yung mga bata na gawing pelikula. E eto naman si Ipe, pilit ng pilit. Hindi mo alam, Ipe, na nauna na si Fernando po, si Rudy Fernandez, pabalik-balik na po sa Davao, namatay na lang silang dalawa, ikaw na lang yung nabuhay. Pilit pa rin sila ng pilit. Alam mo, binulungan ako ni Boss, hindi niya matanggihan eh. Sabi niya, Bong, kausapin mo yan si Ipe. Sabihin mo, maging kaibigan na lang kami. Pwede ba, barkada na lang kami, bumalik na lang siya rito, taon-taon sa Davao, buwan-buwan, akong bahala. Eto naman, bumalik nga, buwan-buwan. Sa kakabalik niya sa Davao, alam mo, sa Davao, maraming magaganda tulad dito sa Nueva Ecija. May tatlong Dabawenya na nabighani sa kanya. Ang problema, iniwanan niya ng anak.
Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Noong 2017, malalaki na yung bata. Merong 8 years old, may 4 years old. First na Pasko na hindi bumisita si Ipe. So nilapitan ako ng mga bata. Sabi niya, "Ninong, miss ko na si Papa, hindi man lang kami dinalo rito nung December." So ngayon po, tuwing every week po ito nasa Davao, dinadalo niya yung anak niya at hindi niya nakakalimutan. Hindi ko po sinisiraan si Ipe, ha. Pinapaalalahanan ko ho yung mga magaganda rito sa Nueva Ecija, lumayo kayo kay Ipe, lalo na yung mga beauty queen dyan. Bibiro lang ako, ha. Ma'am, pasensya na po. Salim pusa lang po ako dito. Si Ma'am Silito po ang ating guest of honor and speaker. Pero magkikwento lang po ako. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan po na maimbitahan ako rito sa pagtitipong ito makasama ang mga kababayan natin dito sa General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Thank you po for the warm welcome and hospitality. Bukod po sa napakainit ninyong pagtanggap sa akin, excited na din po ako sa mga ribbon cutting ng ilang bagong makabuluhang building facilities and infrastructures dito po. I am truly overjoyed that the support and cooperation between the citizens of General Natividad and its local government unit as we witness the vibrant and historical inauguration of these newly completed infrastructure projects today. Isang konkretong patunay ang mga bagong proyektong ito ng tagumpay ng inyong town officials sa pangunguna ni Mayor Librado Santos at ang mamamayang General Natividad. Palakpakan po natin ang ating mayor, ang governor natin, ang ating local official. And of course, kayo po. Bigyan naman po natin ang ating sarili ng masigabong palakpakan. You deserve it all. Pasensya na po kayo, medyo yung Tagalog ko may pagkabisaya. Tiwala po ako sa matatag at matibay ang pagkakatayo ng mga gusaling ito, lalong-lalo na ang mga bagong evacuation center na magsisilbi ninyong proteksyon sa panahon ng kalamidad. Napaka-importante po nito, yung talagang, lalo na pag may mga kalamidad, kailangan natin ng isang building na pupuntahan at makapagsisilong po tayo. Anyway, papasalamat po ako sa inyong walang sawang suporta sa ating Pangulong Duterte, sa kanyang programa. Ikikwento ko lang po konti, no? Itong 3-point campaign ni Pangulong Duterte laban sa droga, korupsyon, at saka sa kriminalidad. Unang-una po itong sa droga. Galit na galit po ang ating Pangulo dito sa droga kasi po nakakasira talaga to ng utak. Nung nakarang linggo lang po, may binisita po akong yung prosecutor, sinaksak po. Walang kwentang sinaksak ng isang adik na wala po siyang pakialam na meron na pala siyang pinatay na isang buntis. Na nakulong po ito sa Jensa, nakawala, nakulong na naman uli. At nung nakawala, nagpalaboy-laboy sa Maynila at nanaksak ng, alam mo, napakasakit nun, walang kwenta dahil sa droga. Nakakasira ng utak yung droga. Please, layuan nyo ito. Imbis na ibili nyo po ng pagkain para sa hapunan ng inyong pamilya, imbis na ibigay nyo po ang baon sa inyong mga anak papuntang eskwela, please po, layuan nyo po ang droga. Delikado po yan. Maraming nadidisgrasya sa droga. Pangalawa po, sa korupsyon. Alam natin na galit ang Pangulo sa korupsyon nung pagkaupo niya. Isa ito sa mga campaign promises niya po. Kahit na po kasamahan niya sa gobyerno, mga tumulong sa kanya, mga supporters niya. Pero pag pumasok ka sa korupsyon, sabi niya, maghihiwalay-hiwalay tayo. Kasi para sa akin, interes ng bayan before interes ng pagkakaibigan po natin. Yan po yung pangalawang kampanya niya. Yung pangatlo po, yung kampanya niya laban sa kriminalidad. May tanong lang po ako sa inyo. Meron ba kayong nararamdamang pagbabago since umupo ang ating Pangulo sa peace and order? Meron? Mas safe po ba ngayon? Nakaka-uwi ba yung pamilya natin na safe?
meron lang po kikikwento, may lumapit po sa akin nung nakaraang buwan, taga Mandaluyong, kumakain po ako sa KFC. Sabi niya, "Sir, maraming salamat po sa ating Pangulo na ligtas na po umuwi ang aking mga anak tuwing uwi sa trabaho or uwi galing eskwelahan. Wala na po yung mga adik na napalaboy-laboy." Sabi ko, "Huwag niyo po kaming pasalamatan ng Pangulo dahil trabaho po namin yan." So masaya naman po kami. Hindi po maging posible yon kung hindi po disiplinado at sa suporta ng ating mga pulis. So palakpakan po natin ang ating mga pulis. Alam niyo po, isa sa mga campaign promises ni Pangulong Duterte, yung idodoble niya po yung sweldo ng mga kapulisan at ang kasundaluan. At natupad naman po ito. Inuna lang po niya yung mga sweldo ng sundalo at kapulisan kasi po yung sundalo ang nasa naging frontliner po sa gera. Tulad nung nangyari sa Marawi, masakit man sa loob niya na merong nagbuwis na buhay ng mga sundalo. Ngunit kapakanan na nakakarami ang inuna niya. Kung hindi niya tinapos yung terorismo sa Marawi, marahil po puputok yung Davao, Jensan, and even Metro Manila, marami pa rin bombang puputok kung hindi niya tinapos si Hapilon at saka yung mga Mauti. So, intindihin po natin na talagang kailangan tapusin yung Marawi at nag-declare siya ng martial law. Alam po ng militar at alam po ng mga taga Mindanao na walang abusong ginagawa ang mga militar doon sa Mindanao. Talagang disiplinado ang ating mga militar. Pangalawa po, ang pulis, dinoble niya po dahil ang pulis po, kung hindi natin sila suportado, doon po nagmumula yung mga sindikato. Kaya unahin po natin yung suporta sa pulis. Ikikwento ko lang sa inyo, nung nakaraang buwan, nung nakaraang taon, sinabi niya sa akin, kung hindi pinasa ng Congress at ng Senado yung pagdodoble ng sweldo ng pulis, sabi niya, "Bong, pag hindi nila pinasa yan, magre-resign ako. Kasi campaign promise ko yan." At pasalamat rin tayo sa ating Kongreso na natuloy po yung pagdodoble ng sweldo nila. Importante po yung pulis. Saan yung chief of police natin dito? Sir, gusto kong ma-acknowledge kayo. Kumusta yung peace and order natin dito, sir? Okay naman. Ma'am, okay naman yung... Salamat. Alam niyo po, yung mga pulis ngayon, disiplinado, ginagalang na po ng mga mamamayan natin. Isa po yun sa dahilan kaya dinoble ng Pangulo ang sweldo nila para magsikap sila, dobleng kayod po sila at full support ng ating Pangulo in case na magkakaso sila. Gusto niyo malaman yung pangalawang rason bakit dinoble ng Pangulo yung sweldo ng pulis? Kasi po, doble yung mga asawa nila. Totoo yan? Di ba? Ay, hindi. Baka, tulungan niyo ako, baka barilin ako ng mga pulis paglabas dito. Hindi, nabibiro ako. Alam niyo po, disiplinado na yung mga pulis ngayon. Huwag niyong tularan si Ipe, ha? Huwag niyong tularan. Maraming salamat po, sir. Thank you very much po. Sa mga, sino po mga teachers dito? Ang dami. Na-mention po ng ating Pangulo na huwag kayong mag-alala at kayo naman po ang susunod na mag-i-increase po. Hindi naman doble, pero unti-unti magkakaroon po kayo ng increase. At sisiguraduhin ko po ang ipa-follow up ko yan. Kukulitin ko ang ating Pangulo, ang DBM at ang Kongreso na mapapatupad po yung pagdodoble ng inyong sweldo po. Kasi po, napaka-importante rin ang ating mga guro. Hindi na po ako magtatagal. Wala pong ibang hangarin ang ating Pangulo kung hindi kabutihan ng bawat Pilipino. Kaya po, kung pwede, suportahan po natin siya. In fact, malungkot po sa Malacanang, kung pwede lang po, matapos na yung termino niya at makauwi na siya ng Davao. Kaya isa rin po ito sa dahilan na kaya umuwi siya ng Davao kasi nandoon po yung comfort zone niya sa Davao. Pero bumabalik naman kagad kami tuwing Linggo
At pag weekend naman po, doon naman siya sa Mindanao umiikot at ginagampanan niya yung para naman mabigyan ng panahon yung mga taga Mindanao at saka Visayas po. So maraming salamat po sa inyong suporta. And magandang umaga. Mahal ko po kayo lahat mga kapatid kong Pilipino. Thank you po.